Yan guys, halos patapos na rin ako magliya dito. Nga pala guys, bago nyo kayo mag-comment o mag-bash, hindi po talaga ako nagre-repaint ng mugs. Hindi po tayo expert sa pagre-repaint, pagre-repair po tayo ng motor. Pero gusto po natin mapag-aralan yan, kung paano po natin makakapag-repaint o paano mag-repaint ng mga kaha, mugs. So kahit anong pwedeng i-repaint guys, gusto natin pag-aralan yan syempre. Kasi mayroon na tayong mga onting gamit. Yan. Hindi pa tayo expert sa ngayon, kaya pasensya na kung may mga mali akong ginawa dito sa pag re-repaint ng aking mugs. Tapos nagtatanong bakit hukad lang muna. Isusunod din natin yung likod syempre. Medyo kapos sa oras kasi ito magagabi na yan. Kaya itong bungad lang din naman, same lang din naman yung ginamit kong kulay ng pintura. Kaya okay lang kahit pa isa-isa yung aking re-repaint. Tsaka masikip din dito kasi sa shop. Hello guys, ito, dito tayo sa JK Works yan. Magta-try ako mag-repaint nitong aking mugs ng wave ko. Yan, i-repaint ko yan guys. Yan, may ano pa. Yung mga tira pa kasi pintura, yung mga lumang pintura. Yan, liyahin ko muna siya. Yan, gamit ko dyan 80 grit muna. Hindi ko talaga matatanggal lahat ng mga natirang pintura niya guys. Okay lang naman yun. Gusto ko lang maging malinis tingnan, kaya i-repaint ko siya. Maglilihan lang ako dyan. And guys, siyempre pagkatapos natin lilihain, kasi nag dry sanding ako, yan, kailangan natin siyang sabunin, hugasan yan. Kasi pag potoyo natin, doon na natin siya pwedeng i-repaint. Yan, kaya sinasabon-sabon ko muna yan. Pagkatapos niyan, babalawan na natin ng malinis na tubig. Yan guys, siyempre pagkatapos tanggalin natin yung hangin. Yan. Tinanggal ko yung nasa pinakaloob ng pito guys, para mas madaling mabunot yung ating nasa pito. Oh, lumabas yung hangin pala. Yan, tinanggal natin yung hangin, tapos punas-punas na lang din para mas matuyo. Kasi kailangan tuyo yan guys. Pagka i-repaint natin, bawal na may unting basa o alikabok yan. Tapos ngayon tinatakpan ko na yung mga ayaw ko mapinturahan. Yan, gamit lang ako ng tape. Natakpan ko lang yung mga ayaw ko mapinturahan guys. Kasi ano yun eh, baka yung may bearing yan, baka ano yan ng pintura matamaan.
Nilalagyan ko na ng tape yung gilid, guys. Wala akong nabiling baraha, wala akong lumang baraha, kaya ganyan na lang din muna ginamit ko, guys. Kasi biglaan lang dito pag re-repaint ko, natripang ko. Kasi tagal ko nang gamit yan, yung may ganyan, yung parang tira-tirang pintura. Natas na bakbak, binakbak ko na. Kaya sabi ko, re-repaint ko na. Yan, yung tape lang ako dyan, tapos lalagyan ko rin ng jarro yan pagkatapos. Tapos doon ako magsimula magpintura. Yan, guys, sabi ko nga hindi tayo expert, bali tinantya ko lang yung paglagay nung pinakapintura, hindi na rin ako gumamit ng primer. Sabi ko biglaan nga lang to, hindi tayo expert, kaya yan, pagsalin ko nung pinakapintura natin, naglagay ako ng thinner, tantyahan na lang sa lapot, sa labdaw nung pag pinaghalo natin, nilagyan ko na rin nung hardener. Yan, hindi tayo expert, guys, pasensya na. Tapos yung compressor natin, binawasan ko na rin pareha kasi may laman tubig yun. Kailangan tanggalan ng tubig para hindi maging pangit yung resulta ng pintura natin. Naulit ko, guys, hindi tayo expert. Mag-practice pa lang tayo. Kaya pasensya na, pag may nakita kayong mali, pakicorrect na lang po. Yan, guys, patapos na rin yung kabilang side. Yung pag-apply natin ng clear coat, guys, sa part 2 na yun. Yan, dito muna tayo sa pagpintura natin. Part 2 na yung clear coat natin, tsaka papakita ko yung result. Yan, tapos mag-part 3 din tayo sa pagtanggal ng lumang pintura ng Real Mags. Thank you, guys.